Okay, may gagawin tayong Samsung 32 inches guys na LED TV. And no power siya. No power yung kanyang issue. At ito yung model niya. Mag-focus natin. Ayan, new A32FH400 3R. Ayan. Yan ang kanyang model. So, plug-in natin. So, hindi pa yan siya guys nabuksan. So, para makita nyo lang. So, ayan, ipa-plug-in lang natin. Panihina na tinistila namin na may-ari. Sinaksak namin. Tapos, yun siya. Wala nga siyang power. So, ayan siya guys. Ito yung kanyang standby. At naka-plug-in na yan. Ayun. So, ito. Ayun, wala siyang power. So, ngayon, alamin natin kung bakit. So, syempre, buksan muna natin. So, ayun, bago yun, intro muna tayo. Ito guys, napansin ko lang. So nagawa ko na pala ito. Ayan yung aking warranty seal. So ito, nakalagay ang date niya ay August 23, 2019. Ano ba? August 23 08 08 23, tapos 19. So August nga, August 2019, tapos nakalagay 2M, ibig sabihin 2 months warranty. So ayan, ayan yung aking ano guys, yung warranty seal. So yun, nabuksan na natin. So ito na guys yung loob. So naalala ko pala guys, nag convert tayo ng ano nito, ng panel. So ito, kung napapansin nyo, ayan, yung LVDS nya ay conversion na. So ayan, so ngayon ang issue, walang power. So ibig sabihin, dito tayo magpo-focus sa power supply. So try natin kung ano yung ano ito. At ayan, mayroon tayo na ispatan guys ng itim. Ayan nga natin. Ayun, silawan nga natin. Ay, tapos ayun, ayun guys, oh, may nangitim. Yun, putol. Putol pala siya, kaya pala nawala ng power. So okay, sana yan lang ang problema niya, naputol lang. So alasin nga natin. Yan. Ayan guys, oh, putol yung jumper. Naputol yung jumper, ayan. So, ano yan siya guys, yung positive side nung rectifier diode. Naputol yung kanyang jumper. So, ito guys, ito yun. Yung jumper na yan. So, kahit siguro guys, hindi marunong mag-repair nito, ay magagawa yung ganitong problema. So, ang kailangan lang, lakas ng loob. Mag-check tayo ng resistance dyan sa primary. Check natin sa main filter capacitor. Ay, wala namang shorted. So, okay. Ano lang guys, jumper lang. So, kapalitan lang natin yung jumper. Ayan.
At yung isa, palitan na rin natin ito kasi medyo kinakalawang na rin. So, ayan, sana yan lang yung problema niya. So, basic na basic. At dito pa pala guys, dito pa pala oh, palitan na rin natin kasi kinalawang na din. So, para sure tayo na walang back job. Papalitan na rin natin ito. Yun. Bali, ano, bali, bali apat na jumper yung papalitan natin. Okay. Ayan. Yun, narinisan nun natin guys. At napalitan ko na yung sunog kanina. So, ito. So, yun lang yung problema guys. So, napakadali. So, di na tayo nag-troubleshoot. So, sana puro ganitong mga sira, mga loose connection. At jumper lang yung, ano, jumper yung sira niya. Okay, so, testing natin guys. Wala naman tayong ibang gagawin, kundi testing na. Eh, tapos na natin jumper. Tapos plug in natin. Yan, naka-plug in na. Yun. Kita nyo guys, na ganun na siya, nag-ilaw na. At okay na. Wala ang kahirap-hirap. Okay guys, kala ako back job na to. Yun pala, hindi naman. Okay, at ano natin, testing natin sa video. Bigyan ko ng signal. Okay pa siya. Kaya lang mayroong dot na dito banda oh. Sobrang liwanag. Nalaglag na yung ano nyan, yung lente ng backlight, kaya may dot na ganyan. Pero okay lang yan, hindi naman yan ang issue. Sa ano, hindi ka tigisan, pwede mong gawin ito as long as mayroon kang lakas ng loob na magbukas ng TV. Para sa beginner, ayan, para sa beginner to. Okay guys.